Third week of April 2023, may biglaan nag-invite sa akin for a bike tour from Manila to Zambales. Biglaan siya kasi 2 days ahead lang sila nagsabi na meron ng ride. Hindi sana ako sasama pero nung nalaman ko kung saan yung destination, talagang pinush ko na. Medyo mahirap kasi gumawa ng group para pumunta dun sa lugar na yun. And sabi nga nila, mas magandang pumunta sa lugar na yun ng overnight. Especially kung bike camping. Nag-start ang biyahe ko mula Novaliches, then from Valenzuela, kakanan ako sa MacArthur Highway, dire-dire-diretso, hanggang makarating ng Pampanga hanggang San Fernando. Pagdating ng San Fernando, kakaliwa kami hanggang makarating ng Dinalupihan at aahunin namin paakit yung Olongapo. Mula Olongapo, kakana naman kami papuntang Iba Zambales. Dedire-diretso kami hanggang makarating kami ng Castillejos. Sa Castillejos, our plan is to look for a guide para mag-guide sa amin papusok at papunta sa Mapanuepe Lake. Nakarating kami ng Castillejos ng 9 a.m. and from there namalengke na kami tapos naghanap kami ng guide. Hindi madali maghanap ng guide sa lugar na to. At sa Castillejos, hindi talaga siya dyan ang jump-off point papunta ng Mapanuepe Lake. Ang jump-off point talaga is San Marcelino. Nagkataon lang na dito kami dinla ni Google at mas madali dumaan dito. Ang problem, marami siyang pasikot-sikot. Buti na lang may nakita kaming guide. Nahirapan kami maghanap ng guide dun sa Castillejos. Naghanap na lang kami ng tricycle driver na pwedeng tumulong sa amin para i-guide kami kahit sa jump off point. Pero si Kuya, sobrang bait niya, talagang ginaid niya kami hanggang makarating kami doon sa mismong lake. Lamig! Malambot, malambot, ingat! Kaya pa dyan! Kaya! Yung ruta na dinaanan ng guide namin is not the common route na dinadaanan ng mga cyclist na nakikita nyo sa mga YouTube videos. Yung ruta na tinahak niya is yung common route na dinadaanan ng mga kotse at ng mga sasakyan. May daan daw, with this, medyo malawak yung daan. However, ang downside lang dito ay sobrang init ng lugar. Marami rin pasikot-sikot dito, pero the good thing about this is marami kaming nakikita na tao at alam namin na hindi kami magkakaroon. Nakarating kami ng lake around 11 a.m. Almost 13 hours na walang hintong padyakan at walang tulugan. Pagdating namin, nag-setup kagad kami para makakuha kami ng mga mahihigaan para maipahinga yung mga sore legs namin.
After a while, nag-freshen up na kami and then nagluto na kami ng late lunch and then a quick nap. Nung nakapag-recharge na kami ng konti, nag-ikot-ikot kami at dun namin nakita kung gaano kaganda yung lugar na to. Kahit medyo mainstream na tong lugar na to at marami ng tao na pumupunta, napakaganda ng place at napakalawak na talagang makakapag-meditate ka pa din kahit marami ng tao. Pagbalik ko sa camp, nagsimula na kami magluto ng dinner at yung iba, nagsimula na rin mag-inuman hanggang sa makatulog na sila. Ben, doon, napakaraming tao. Parang pangit na yung train. Ngayon, nagmotor pa ako papunta. Tumawag ako sa kay Benner. Sabi ko, Benner, marami na ba tao dyan sa baba? At dito kasi ako sa taas, baka wala na mga sobrang peaceful ng lugar na to. Talagang magigising ka sa lamig at sa mga huni ng ibon, pati na rin yung mga baboy na pakalat-kalat sa paligid. After namin mag-breakfast, nag-decide ako na kunin yung bike ko at ikutin ang buong lugar, paikot ng Mapanuepe Lake. Thank you.
pagbalik ko ng camp, nagsimula na kami mag-pack up at nag-ready na kami pabalik ng Manila.